Nakaranas sa malakas na pagulan ang ilang bahagi ng Luzon at Visayas dahil sa bagyong Christine. Sa ilang bayan at lungsod, bumahapa at nagkaroon ng landslide. Narito ang unang balita. Nakaranas ng pagbaha sa Bacolod City kasunod ng malakas na pag-ulan kahapon ng madaling araw. Dahil dyan, pinalikas agad ang mga residente. Isinakayang ilan sa rescue boat para dalhin sa evacuation center. Sa ilang barangay, umabot pa ng hanggang liig ang tubig. Sa barangay Takuling, may punong natumba at bumagsak malapit sa isang bahay. Ligtas naman ang dalawang senior citizen na nakatira roon. Bumaha rin sa iba't ibang bayan at lungsod sa Negros Occidental. Bumagal tuloy ang daloy ng trapiko sa ilang kalsada roon. Nakaranas din ng pagbaha sa Tagbilaran, Bohol dahil sa malakas na ulan. Nalubog pa sa tubig ang isang nakaparadang sasakyan. May mga residente ring sumuong sa baha para lang makauwi. Bukod sa Visayas, naranasan din ng pag-ulan at pagbaha sa ilang bahagi ng Luzon, tulad na lang sa bayan ng Pili sa Camarines Sur. Nagdulot pa ng landslide ang pag-ulan sa Kalanasan, Apayao. Humarang sa kalsada ang gumuhong lupa. Ayon sa mga otoridad, nadaraanan na rin ang kalsada ilang oras matapos magsagawa ng clearing operations doon. Malakas na hangin naman ang naranasan sa Lawag, Ilocos Norte. Tila nagsayawan ang mga puno at halaman doon sa lakas ng hangin. Dahil nababahala sa masamang panahon, nag-ani na ng mga palay ang mga magsasaka. Ganyan din ang ginawa ng mga magsasaka sa bayan ng Owas, Albay. Batay sa Pag-asa, Bagyong Christine ang direktang nagpapaulan sa Bicol Region, Quezon at Eastern Visayas. Trough naman ng bagyo ang nakaaapekto sa iba pang bahagi ng Luzon at Visayas. Ito ang unang balita. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.